It's 8:21 a.m. Sa Pilipinas, it's 7:21 a.m. So, ahead si Japan ng 1 hour. First time kong pupunta sa IBC or yung International Broadcasting Center dito sa Tokyo, no? Yun yung nandun lahat ng mga production and media personnel nitong Tokyo 2020 Olympics. So, yun yung pinaka-headquarters or base station ng mga production. Pupunta ako ngayon doon. Kita ko lang din yung aking ID, no? Ayan. Ha? Legit yan. Ito yung pinaka-visa na namin. Wala nang... May tatak sa passport namin, pero ito yung pinaka-visa namin. Aming boss dito. Hindi ah, siya yung boss ko. Hindi siguro. Namiss ko ito eh. Wala tayo rin nakita. Yung isang araw lang pala kasi kinuha natin. Oh, yung part time. Wow. Hindi basta-basta rito yung grab na ano. Bublog. Pasok na. Ay, ito ka na sa harapan. Okay. So we are here at the IBC. I'd say 30 minutes, right? First day in the office. Magto-talking head na lang ako, no, para mas maintindihan nyo, no, kung ano nga ba yung IBC. Dahil nakakahiya mag-vlog sa loob ng IBC kanina. Dahil nga it's a work area, though maraming camera sa loob, but nakakahiya pa rin mag-vlog. So, ito na lang, ganito na lang. Ano nga ba yung IBC? As I've said earlier, IBC stands for International Broadcasting Center. Itong IBC ay nasa loob ng Tokyo Big Sight. Yung Tokyo Big Sight ay yung pinakamalaking convention center sa buong Tokyo, Japan. I'm not sure if pinakamalaking convention center sa buong Japan ito, but I heard that this is the biggest convention center dito sa Tokyo. Sa loob ng International Broadcasting Center, nandito yung mga higanteng news broadcasting companies sa buong mundo. News broadcasting companies, advertising agencies, nandito sa loob ng IBC. France, US, lahat ng kontinente, Asia, nandito silang lahat. You name it, nandito sila. At isa na dyan, yung kinabibilangan kong news broadcasting company or advertising agency. Yun ay yung Dentsu. Medyo naririnig nyo ata yung tunog ng washing machine, no? Kasi naglalaba na ako. Sinimula ko na maglaba. No, so, ayaan nyo lang. Dentsu Inc. is a Japanese international advertising and public relations joint stock company headquartered in Tokyo. Dentsu is currently the largest advertising agency and the fifth largest advertising agency network in the world in terms of worldwide revenues. So, yun, galing sa Wikipedia yun, no? Para sure. Dito sa Dentsu, kasama rin namin sila doon sa Rio Olympics. So, Asian Games, SEA Games, nandun din ang Dentsu. Last time sa Rio Olympics, hindi ako part ng Dentsu team. Ako ay part ng RHB. RHB stands for Rights Holding Broadcasters. Ang rights holder natin dito sa Pilipinas is TV5. So, dun ako under nung Rio Olympics. This time, I am a part of Dentsu. So, I'm truly honored. Maraming salamat po sa mga big bosses. At ako po ang nirekomenda nyo as a what? A video editor. Yes, I am a video editor dito sa Dentsu. And I'm proud to be one of them. Maraming salamat po. Kanina, tinur kami nung boss namin na si Phil sa buong Dentsu area. This is where channel producers will be. So, channels 1 and 2, 3 and 4, and 5 and 6 in the technical area over there. We're also broadcasting 6 MDS channels, which are from OBS. So we have MDS 1 to 15. The 16th one is the Olympic Channel News.
Nakita namin yung master control room, yung EVS, pinakita yung workflow, in-explain yung proseso, procedures, pinakita yung voice booths, pinag-saliva test din kami, and pinakita rin sa akin yung editing room. Okay, so this is me. This is my office, my mini office. Ito ang ating keyboard. Okay. So far now, ang gamit namin ay Adobe Premiere. So there. Avid. So I'm all alone dito, no? Pero may mga kapalitan akong editors. So hindi naman ako bugbog. Yun lang, pinakita ko lang sa inyo. So sa ngayon, medyo malabo pa sa akin karamihan ng trabaho, pero ang trabaho ko lang naman ay mag-edit. Pero kapag tinignan mo yung mga rooms, no, medyo komplikado silang tignan kasi makikita mo yung mga vandalines at kung ano-ano pa, ADS, MDS, di ko maintindihan sa totoo lang. Pero this is broadcasting. Yun ang ibabroadcast namin yung games sa buong Asia. So me as a video editor, mag-i-edit ako ng mga highlights, mga fillers, mga features, and kung ano pang pwedeng putulin at ikabit-kabit. As we go along dito sa vlog na to, maiintindihan din natin bawat isa kung ano nga ba yung trabaho ko. No, so don't worry, we'll get there. Ano yan? Ano yan, Direk? Ano ba? Mayroon ba tayong laban? Tignan ko, Ray? Wala. All clear. Clear? Parang counter strike eh. Parang counter strike dati eh. So ngayon nga, no, magpapapalit kami ng pera namin. Siyempre, dala namin dollars, kailangan yun ang pera namin. So ito na yung ano, yung money exchange. Currency exchange. Kung saan, ihulog mo yung pera mo. Mm-hmm. Dito. Mm-hmm. So bill in, tapos dito lalabas yung yen. Ito, ginagawa to para magkapera ka dito. Kailan kaya na-invento yan? Kailan na-invento to? Mga ano yan? 97? Mga ganun. Siguro after ano na to? Era. After Marshall na. After Marshall. Check your phone. Please, just check. Tawag mo na tayo sa ano. Uy, baka may... Ito na yung lapad. Ano yan? Yan ang pera nila. Mas malaki sa pera natin. Hmm. Kasi, bakit kamo malaki to? Bakit? Kasi yung gusto nila. Mas malaki. Dollars, kahit sa dollars, malaki. Okay. Kung i-compare mo ganyan, mas malaki. Kasi yun ang gusto nila. Okay. Yan. Tapos picture consent. Yan. Start photography. Photography na nga ginagawa ko eh. Yan. Photography, photography. To Japanese yen. Ayan, so bali yan ang magiging $100. Resibo muna. Okay. Tapos may barya dito. May natin lahat yan. Yun. Naglag-lag. Tapos. Ito na. Okay. So $100 equals to 10,000 plus yen. Dito tayo. Dito sa IBC, meron silang mga souvenir shop. Souvenir. Yan, may mga shade sila na 6,000 yen. 6,000. So, every time titingin kami ng presyo rito sa Japan, kalahati niyan presyo natin sa Pilipinas. So, ito 3,300 sa atin. May 3,500 siguro, mga 3,500. May konting sobra na. Oo, may konting sobra. Ikaw ba naman bibili ka na shades na 3,500, pero maganda to kasi souvenir to eh. Rare to, 'di ba? Yes. Ano, pindutin ko na ba itong visa o cash o ano? Kaso walang visa ata yun eh. Walang visa? Wala. Wala nga, walang visa. Back mo na lang. Back natin, i-back. Yan. Yeah. Okay, bumak siya ngayon. Ibig sabihin, umatras siya. Back eh. Oh, ako back, din, oh. Umatras din ako sa pagbili. Ay, sa Las Piñas. Ano, bakit? Bakit? Nasa South Halls tayo. SM South Hall. South Mall yun? Ay, South Mall pala. Oh, South Mall. Nasa ano tayo. So ayan, nandito ako ngayon sa labas.
ng IBC or ng Tokyo Tokyo Big Sight. And as you can see, napakalaking gusali nito. Again, some of you are wondering, ano ang gamit kong vlogging camera dito sa Tokyo? It is the Fujifilm XS10 with a 16-55mm f2.8 lens. So, you can vlog like a pro. For the microphone naman, I am using a Daiti microphone. Make sure you watch out for the review video nitong microphone na to na gamit ko. It's from Daiti Microphones. So, there. Yan. Alright. Pansin mo nga yan. Tarat-tang gumawa niyan. Mantakin mo ha. Paano niyo binaligtad yung triangulo? Oo. Oh, dalawang triangulo yan. Nakala mo, bahay ni Darth Vader, paputok na pla-pla. Oo. Binaligtad niya. Kumbaga, hinigitan pa yung pyramid eh. Hindi ko dyan ginagawa yung Toblerone eh. Yung Toblerone, maaari nga, Sergio. Kung sa Egypt, nakabaligtad dyan yung pyramid. Nakabaligtad, kita mo. Parang nasa Egypt tayo na binaligtad. Sir, this is the official food for the Tokyo Olympics. Tokyo fried chicken karaage. Kain muna tayo ng lunch. Lunch muna tayo. Karaage for lunch. Mamaya lang pera. Yan, ayun. Wala pa kayong ano, wala pa kayong yen? Wala pa eh. Papalit kayo doon, no? Malaki yung pera nila, no, Sir Nick, no? Bakit malaki yung pera nila? Malaki pera nila kasi well, hindi ako nakagawa ng magandang extra para tapusin itong vlog na to. So, tatapusin ko na lang ang vlog na to sa pamamagitan ng pagpapakita sa inyo. Wow, Tagalog na Tagalog. Pagpapakita sa inyo ng slow-mo night shots ng Tokyo. But before that, make sure na mag-subscribe ka muna sa channel ko. Pero kung di mo trip, huwag ka mag-subscribe. It's okay. I'm good. Once again, this has been Rhino Danchal. Thanks so much for being here. And see you in the next video. Medyo puyat pa ako dahil daily vlog nga eh. Good luck.